Ang mahina ang prueba, bakit tumagal ang kaso ng 4 at kalahating taon? Alam nating ponente niyan kung Bachero ay ang naaakusahan ng pagiging batugan sa Korte Suprema. Si Associate Justice Marvick Leonen. Welcome back mga momsters. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, maligayang pagdating po mga momsters. Inaanyayaan ko po kayo mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga ganitong videos. Ating latest sa yung mga makabongbong Marcos, malamang napipighati kayo ngayon. Dahil sa desisyon ng Korte Suprema, unanimous to. Unanimous. Unanimous decision to. Ibig sabihin po ng unanimous, lahat sila. Lahat sila. Lahat ng mga maestrado ay nagpasya na i-dismiss ang, o ibasura ang election protest ni dating Senador Bongbong Marcos na, laban kay Vice President Lenny Robredo. Na tumagal ng ilan taon ito? Lima. Limang taon. Mag-i-election na ulit. Totoo, kumbachero. Ang tagal ng inaabot. Pero in fairness dito kay Bongbong Marcos, kumbachero, talagang inasahan niya ito Talaga. Hindi niya iniwanan yung protesta na ito. Ang katibayan? Aba, nung pong 2019, pwede naman siyang tumakbong senador At pwede po siyang, in fact, dun sa mga pre-election surveys ng pagka-senador, lagi siyang nangunguna Ano siya sa mga frontrunners kung bachero, pero sa kabila nun, hindi siya tumakbo sa pagka-senador at itiniloy niya ang labang ito. Kaya lang, ayon po sa pasya ng Korte Suprema, walang merit ang protestang ito na tumagal na ubod ng tagal. Sa madaling sabi, ang pagkapangalawang pangulo ang pagkapangalawang pangulo ni Vice President Lenny Robredo ay legitimate. Ayan. Sa paningin po ng mga maestrado ng Korte Suprema. Yan po'y kanina at ang naglabas po, ang nagpaputok ng balitang ito mula sa Supreme Court ay ang kanila mismong tagapagsalita na si Brian Hosaka na nagsabing Tamuarigato gusamas. Ayan, arigato. The court unanimously voted to junk the protest nearly 5 years after it was filed by Marcos. Doon daw po sa 15 justices present during the meeting, 7 magistrates fully concurred in the dismissal while the rest concurred. So lahat sila ay pumabor sa dismissal. Yung 7 ay sabi fully. Kumbaga kung ano yung sinabi nung ponente approve 100%. Ayan. Tapos yung 8 ano raw sabi kung bachelor? Concurred. Maaring may separate opinion yung iba diyan, no? Para pabor pa din. Pero ganun pa rin pag sinuma ay pabor pa rin sa dismissal ng electoral protest na tumagal nga po ng halos 5 taon. Ang alam nating ponente niyan kung bachero ay ang naaakusahan ng pagiging batugan sa Korte Suprema. Si Associate Justice Marvick Leonen. Pero sabi nga sa hinaba-haba man daw po ng prosesyon, pag natinik ay malalim. And the winner is number 12. Serye ng pagyanig sa Taal Volcano, posibleng mauwi sa pagsabog. P-Box mahigpit na nakamonitor sa vulkan. 63 pamilya sa Taal Volcano Island pwersahang inilikas sa ligtas na lugar. Protesta ni dating Senador Bongbong Marcos sa panalo ni Vice President Lenny Robredo, ibinasura ng Presidential Electoral Tribunal. Pagkatalo ni Marcos sa 3 probinsya, kawalan ng specific na dayaan, nagpahina raw sa Marcos petition. Pero tanong ng Marcos camp, kung mahina ang prueba, bakit tumagal ang kaso ng 4 at kalahating taon? Pagbasura ng Presidential Electoral Tribunal sa electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos, inire-respeto ng Malacañang. Operasyon ng PMVIS o Privatized Motor Vehicle Inspection Service, ipinatitigil ng isang komite sa Senado. Mass vaccination kaya makumpleto ngayong 2021, kulang na bakuna pupunan ng Novavax at Johnson & Johnson.
MGCQ sa buong bansa, 75% capacity ng transportasyon. Inihirit ng NEDA na payagan na ng Pangulong Duterte. Vice President Lenny Robredo, sinaltik na naman ni Pangulong Duterte si Nermunan sa issue ng foreign policy at extortion. Kampo ni VP Robredo, hinamon, sinopla si Pangulong Duterte, mag-stick sa issue imbis na mangutsa, manira. National Food Authority, kinalampag, magbenta ulit ng murang bigas, 32 pesos per kilo, hidirit ng bantay bigas. Ilang babuyan sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro, nakitaan ng African Swine Fever Virus. Maliliit na negosyo, handang tulungan ang gobyerno na makabili ng bakuna, Presidential Advisor Joey Concepcion. AstraZeneca at Moderna, out of stock na ng bakuna. Pero yun daw pong in-order ng Pilipinas, secured naman na. Buti na lang. Paggamit ng tig-isang dose ng magkaibang brand ng bakuna, hindi advisable, ayon kay Dr. Lulu Bravo. Employers, masaya na itinulak ng NEDA na luwagan ng gustong ekonomiya, pati na yung public transportation. Mga sinihan at entertainment centers pwedeng ihuli na sa mga sektor na bubuksan ayon sa ECOP. Secretary Carlito Galvez at Attorney Harry Roque, magkakaroon ng radio at TV show. Aba, talaga. Ano to? Dos por dos din. Tungkol daw po ito sa vaccine rollout. Ayun. At pagpasok ng maraming dayuhan sa power industry, ikinaalarma ng grupong InfraWatch PH. Dos por dos. Balita. Jerry Barra at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DCRH. Yun, eh. Mga nahuli sa pakikinig ng balita, yun na. Yun na yung mga balitang parang summary na ng lahat ng mga nangyari ngayong araw na to yun. Oo, talaga. Kaya hindi na kayo nahuli. Talaga. Ilan yun? 25 yata yun, eh. Oo. Maraming balita niya, no. Kaya nai-excite ako kung bachero dito sa na-discover ko. Alam mo ba kung ano na-discover ko? Ano ba yung mga na-discover mo na yan? Pwedeng-pwede mo nang masumpungan, makita kung ano hinahanap mo. Really? Yeah. Seriously? Iniisip mo pa lang, nasa Lazada yan. Lahat ng hinahanap mo, nasa Lazada yan. Pre-shipping vouchers. Ay, nasa Lazada yan. Flash sale. Up to 50% off daily? Nasa Lazada yan. Eh, lipstick ulit. Ang bilis kumain ng lipstick nung si Miss Apit, eh. I-type mo lang yung lipstick sa Lazada search bar. Nasa Lazada yan. Rilo. Para sa mga tatay. Nasa Lazada yan. Teka ha. Power bank. Nasa Lazada yan. Mm-hmm. Yung bagong na-discover natin ngayon na yung iniinom, yung mango float. Nasa Lazada yan. Sapatos. Nasa Lazada yan. Kahit na hindi mo pa iinumin yung sapatos, nasa Lazada yan. Makibahagi, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag niyo po sanang kalimutan mag-iwan ng like at komento.